What's up mga kajo? So, extended na naman ba ang GCQ o ECQ sa lugar natin? Ramdam kita kapatid. Naiinip ka na ba sa bahay, na nasa bahay lang at walang ginagawa? Kain, tulog, sabi nga nila tumataba. Ramdam kita kapatid. So, mas maina, mas magandang gumawa tayo ng mga bagay na kapakipakinabang, lalo na kung gagamitin natin sa pang-araw-araw nating gawain. So, ako, para sa akin, ito yung mga nagawa ko. Ayan. Mula sa mga scrap na pagiging mekaniko, mga pinagpalit ng sprocket. Ayan. Ayan, guys. Sprocket ng motor. So, gumawa ako ng mga DIY tools. Katulad nito. Number one, itong C-clamp. Ayan. So, sa sprocket din siya galing. Bumili lang po ako ng stud bolt na pull thread. Ilagyan ko ng ganito. So, para po ito, sana man ginagamit ito. Para ito sa mga pang-ipit, sakali meron tayong puputasin ng mga metal o kahoy. So, pwede po natin itong gamitin pang-ipit. O kaya naman po, ginagamit ko ito doon sa mga caliper, mga piston ng mga brake caliper na matigas o hindi natin may balik agad. So, pantulak po ng mga brake caliper. So, ginagamit ko po ito doon. So, DIY, ito po yung pinagpalitan na bulb, intake bulb. Tapos, bumili lang po ako nitong pull thread na stud bolt. And then, ito naman po, yan, pang push sa mga front shock. Okay, gumamit lang po ako ng sa knuckle bearing po, yung bearing ng Mio. Wala po ako. Sa mga pang Mio po, mga shock ng Mio. Yung may mga liig po na ganito. So, susunod lang natin, mahirap po kasi minsan magpalit ng oil seal ng Mio po natin. O, lalo na kung mag-isa lang tayo, wala tayong gato. So, suot nyo lang po natin yan, dyan sa ganyan. And then, may tutulak na po yung pinakang takip, yung cup ng shock po natin. Tatanggalan natin yung pin lock. Ayan. Tapos, ito naman po yung last na nagawa ko. Bearing puller po, lalo na po sa mga blind hole na mga crankcase po natin na may mga bearing na maliliit. So, ito po yung huling nagawa ko. DIY bearing puller. Ayan. Suot lang natin, for example, ito yung bearing. Suot lang po natin sa butas. Ayan, maliit lang po yung bearing na yan, guys. Ayan, suot lang po natin doon sa butas. And then, para po mahigpitan siya, hindi po mahubad, higpitan natin tong bolt. Para po maitulak pa po kayong dalawang lever. Ayan. So, kapag nakahigpit na po, so hindi na siya mabubunot basta-basta. Ang mabubunot po, yung bearing mula doon sa crankcase po natin. See that? So, kapakipakinabang. Magagamit po natin ito. Magagamit ko po kapag may mga kailangan palitan na bearing. Hindi po natin kailangan ng pukpukin. Lagyan ng mga basang papel, karton, para matanggal po yung bearing. O kaya weldingan. O kaya dalhin po sa machine shop para matanggal yung bearing. So, meron na tayong bearing puller. Alright, DIY lang po yan mula po dito sa mga pinagpalitan po natin na sprocket. Ayan. So, yun lang guys. Kailangan lang nating maging malikhain sa panahon ngayon. Medyo nakakainip dahil nasa bahay lang tayo. Pero kailangan nating labanan ang init. Kailangan nating mabuhay. Diretso pa rin ang buhay. Alright. Kesa maglaslas ka, dito na.